Naku, yari. Hello, what's up guys? This is Raymond Sevilla. And ngayon pag-uusapan natin yung tungkol kay Vic Disukatan at ni Mr. Torilio. Ihum pala, si Vic Disukatan, siya ang kumanta ng nag-viral na manok na pula. Pero, ito ang balita. Hindi pala siya ang original composer nito ngayon. Sa dami ng views ni Mr. Disukatan, hindi na masukat ni YouTube sa dami ng views. At nagre-reklamo nga itong original composer dahil lahat ng views, lahat ng kinita niya doon sa YouTube channel niya ni Mr. Disukatan, dapat pala ay mapupunta sa original composer. Dahil sa copyright nga, kasi siya ang original composer ng kanta. At tumabo nga ng 14 million views. Wow! 14 million views. At, yari. Ang dami ko pa namang kinanta. Ako ay kumanta din ng Manok na Pula. Ako din ay kumanta ng Hotel na Pula, Baboy na Pula, Red Horse na Pula, at Mighty na Pula. Pero actually, yung mga kinanta kong yon, yun nga Manok na Pula, hindi ko nga napanood kay Mr. Vic Disukatan eh. Napanood ko siya, yung Manok na Pula, kay Ako Si Mamang Pulis. Yes, sa kanya ko napanood. Kaya nakita ko, nagustuhan ko, ginaya ko rin. Yun namang Baboy na Pula ay kay Banong TV. Yung Red Horse na Pula, kay Banong TV din. Ano pa ba? Yung Mighty na Pula, kinanta ko yon, napanood ko, nagmula naman kay Apet TV. Yun. So sila yung mga pinanggalingan ng mga kantang yon. Sa akin ha, kasi napanood ko yon at kinanta ko nga. Pero huwag kayong mag-alala guys, kasi hindi pa ako monetize sa mga oras na to. Wala pa tayong kita. Speaking of monetization, hoping ako na this month, not November, but December, mamomonetize na ako. So maraming salamat sa aking mga viewers. Maraming salamat at malapit na rin ako mag 2,000 subscribers. As in, 2,000 subscribers. So I think today, mangyayari na yon. Kaya maraming salamat din. Yun, mabalik nga pala ako sa topic, ano. Si Mr. Torilio, nagreklamo nga kay Sir Idol, Rapi Tulpo, kasi parang ninakaw yung kanyang kanta ni Mr. Vic Disukatan. Kasi nga, parang inangkin na nga yung kanta at yun ay tumabo ng millions of views. So, hindi naman siya after sa monetization. After niya lang is ma-recognize na siya ang composer ng kanta. So, nagtapos naman yung reklamo niya na inamin din naman ni Mr. Vic Disukatan at hindi naman na nahirapan eh. Wala nang nagkaroon ng pagtatalo. Humingi siya ng pasensya dun sa original composer at yung kanyang content nga is hindi naman pala talaga na monetize kasi na-copyright siya ng kantang Just Another Woman in Love ni Miss Anne Murray. So, yung pera, yung monetization noon ay nakuha nung original na kanta. Ngayon, paano ba nangyayari yon? Kahit ang lyrics mo ay iba, pero yung tune ay kinopya mo, yun pa rin po ay copyright strike. At yun nga, kahit marami siya naging views pala, lahat ng kita ay napunta dun sa original song, which is Just Another Woman in Love. Ayun. So, sayang ano? 14 million views. And imagine kung per view niya, ang average view is, halimbawa, 1 minute na lang or 2 minutes. Pagpalagay natin, 1 minute na lang yung average view. 1 minute times 14 million views. That's 14 million minutes. Diba? At dun sa mga advertisements niya, magkano na kaya yon? Wow! Whew. Grabe, yun lang. So napanood ko lang siya kanina na nagulat ako kasi very rare
yung mga ganitong kaso. At yung original composer, akala ko talaga si Mr. Vic Lisukatan. Ayun. So shout out nga pala din sa mga YouTubers ano, sina Ape TV, lagi yung pinapanood, si Banong TV, si ako si Mamang Pulis, lagi rin pinapanood yan. At saka din sa mga kaibigan kong mga YouTubers na rin, Brotherhood, pinapanood ko rin yan. At lagi akong nakasubaybay dyan. John Engero, at doon pa sa mga ibang Filipino Filipino YouTubers. Sina Kong TV, which is grabe na yung sinikat ngayon. Ayun, at marami-marami pang iba. So, maraming-maraming salamat din at natuto ako sa inyong lahat. Okay, yun lang. Maraming-maraming salamat. At dun sa hindi pa nakaka-subscribe sa aking channel, please subscribe and hit the notification bell for more videos. Bye-bye!